bilang mga ehemplo at patuloy na pagpapaalala patungkol sa pagkalat ng COVID-19 sa ating lungsod, ito po ang Taguig Setsu. Thank you po, Mayor, at magandang araw po sa kapwa kong Tagigenyo. Madami na tayong naitatalang may mga sakit sa COVID ngayon, kaya't lubos po kayong mag-ingat upang maiwasang magkasakit. Kaya naman po natin maiwasan magkasakit, ito po ay sa pamamagitan ng ating mga minimum public health standards. Tamang paggamit at laging pagsuot ng face mask, madalas na paghuhugas ng mga kamay, pag-observe lagi ng social distancing, at pag-iwas sa mga mataong lugar, lalo na kung ito ay isang enclosed area na hindi maganda ang ventilation. Ang pagsunod sa mga ito ang pinakamabisa pa ding paraan upang mapatid natin ang transmission ng virus. Kung walang transmission, walang magkakasakit. Tatalakayin po natin ngayon ang kaso ng isang 24-year-old na babaeng office worker sa isang food chain commissary. Nakaranas siya ng lagnat, ubo at sipon noong pagkalipas ng bagong taon. Kinabukasan ay tinawagan siya ng kanyang boss na nakaranas din ng parehas na simptomas. Sabay silang nagpa-swab test kung saan pareho silang nag-positive sa COVID. Agad na ipinaalam ng ating kaso ang kalagayan sa health center kung saan na-refer din siya sa ating quarantine hotel. Na-schedule din na ma-swab test ang kanyang mga kasama sa bahay. Lumabas na positive lahat sa COVID ang 11 miyembro ng pamilya, kasama na dito ang kanyang 80-year-old na lola. Sa pagsisiyasat ng SEDSU, nalaman namin na madalas na sabay-sabay kumain ang mga magkakatrabaho sa kanilang workstations. Ang workplace nila ay isang enclosed air-conditioned room na laging sarado ang mga bintana. Nagkaroon din sila ng party noong Pasko doon sa lugar na iyon. Makikita natin dito na mataas ang risk or chance na magkasakit ng COVID kung magtatanggal tayo ng ating face mask, lalo na sa isang enclosed area na walang proper ventilation. Payo po namin na kung hindi maiiwasan na kayo ay nasa isang enclosed room or area, manatiling nakasuot dapat ang ating mga face mask. Katulad ng ginawa ng ating kaso, kung kayo ay may nararamdamang simptomas o di kaya ay nalaman ninyo na kayo ay naging close contact ng isang probable or confirmed COVID case, agad na ipabatid sa inyong health center ang kalagayan upang makatutulungan kayo na makapag-isolate o makapag-quarantine agad, lalo na kung may mga kasama kayo sa bahay na wala pang natatanggap ng mga bakuna laban sa COVID, may mga senior citizens, o may mga kapamilya na may comorbidities, gaya ng high blood, diabetes, or iba pang sakit. Dahil mataas ang chance nila na sila ay magkaroon ng malubhang symptoms ng COVID. Huwag kayong mag-alala dahil ang Taguig ay mayroong magaganda at malilinis na quarantine hotels kung saan komportable kayong makakapagpagaling sa pangangalaga ng ating mga doctors at nurses. Maari din kayong magpa-test sa ating 31 health centers sa ating mga barangays. Pwede din kayong magpa-schedule via Trace Smart Testing sa ating 2 drive-thru testing sites sa BGC at Lakeshore, sa Park and Test sa Vista Mall Parking Building, at sa Hagonoy Mega Swabbing Facility. Sa gitna ng nararanasan nating pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID, meron tayong magagawa upang mahinto ang transmission nito. Ito ay ang striktong pagsunod sa ating minimum public health standards. Tamang pagsuot ng face mask, madalas na paghuhugas ng mga kamay, pag-observe ng social distancing, at pag-iwas sa mga matataong lugar, lalo na kung ito ay isang enclosed area. Ito ang pinakamabisang paraan upang mapatid natin ang transmission ng COVID. Inuulit po namin, kung walang transmission, walang magkakasakit sa COVID. Muli, ako po si Jeliza Sadoral. This is Surveillance Nurse ng SEDSU na nagpapaalala sa inyo na kailangan natin umaksyon ng mabilis upang patirin ang transmission ng COVID. 2 bagay lang po ang importanteng gagawin ninyo kung kayo ay may simptomas ngayon. Una, mag-isolate agad. At pangalawa, tumawag at ipaalam sa inyong health center ang inyong kalagayan. Magtulong-tulong po tayo upang pigilin ang surge ng COVID cases. Maraming salamat po.